Hello guys, so reviewin nga lang nga pala natin yung bagong labas na hero na si Long. Si Long ay mayroon tatlong element, which is the fire, water, and wind. Na which is magagamit siya sa kanyang passive at saka sa kanyang basic attack. At saka magbabago din pala yung kulay ng sword mo depende sa element na gagamitin mo. Umpisahan nga pala natin sa kanyang first skill, which is yung fire. And ito din pala yung pinakamasakit sa tatlong element. Kapag ginamit nyo yung first skill niya, ay makakapag-enhance kayo ng isang basic attack sa unang atake nyo. Which is magpapastak lang kayo gamit yung first skill, pipindutin nyo lang. So bali ito pala yung passive nung fire element, which is enhance na yung unang basic attack nyo kapag meron kayong ganyan. And then to be followed by physical damage after enhanced attack. And then meron din palang lumalabas na fire soul kapag pinipindot nyo yung first skill niya, which is makakapag-deal kayo ng AoE damage sa kalaban. So punta naman tayo sa water element, which ito pala yung heal niya. And at the same time, makapag-deal din kayo ng damage kapag pinindot nyo to. So tulad lang din sa fire element, kung ano yung nakita nyo doon, ganoon din yung mangyayari. So ito pala example na makapag-gain kayo ng heal or lifesteal kapag ginamit nyo yung water element. Meron din siyang water soul tulad ng fire soul kanina. Makakapag-deal din ng damage at the same time makakagain ka rin ng heal and mana. Punta naman tayo sa kanyang third skill, which is yung wind element. Ito nga pala ay isang crowd control na pwede mong manakbak yung kalaban kapag ginamit mo to. So tulad din sa fire and water element, makakapag-deal din kayo ng enhanced basic attack sa unang atake nyo. At the same time, meron din siyang wind soul, so which is makapag-knockback din ng kalaban. Tsaka magkakaroon din kayo ng movement speed for a short time kapag tuwing pinipindot nyo ito. So yung ultimate naman niya, mag-form kayo bilang dragon at the same time, hindi kayo maka-atake habang nasa air kayo. At the same time din, pwede kayo makapag-deal ng damage kapag ginamit ito sa kalaban. So yung ultimate niya, pwede nyong gamitin pang habol, panakas, or pang set. At kapag natamaan nyo naman ng ultimate yung kalaban, makapag-deal kayo ng damage at the same time mananakback at slow nyo rin yung kalaban for 1 second. At hindi lang yun, makakapag-gain din kayo ng attack speed at lalayo din yung range ng basic attack nyo once na-active pa yung ultimate nyo. Pwede rin pala kayo mag-adjust ng element depende sa gagamitin nyo habang naka-ultimate pa kayo. So maganda to kasi makapag-prepare kayo ng desired element na gusto nyo kapag ka-atake kayo sa kalaban. So hanggang dito na lang pala yung tutorial natin guys. I hope may natutunan kayo. And next time, gagamitin natin to sa gameplay naman.